Thank you.
Muli naman binuksan yung usaping pagbabago o alisin yung lumang constitution o palitan yung 1987 constitution. No, isa naman sa mga pumabor dito ay si Senator Rubén Padilla. No? Kasi talagang yung 1987 constitution ang una-una nakabenefit dito eh, yung mga ano eh, mga oligarko. Yung mga elitista, no? Una-una nakasaad doon sa 1987 yung mga pagdating sa negosyo. Mga kapitalista. Yung mga foreigners hindi pwedeng magkaroon ng 100% ownership dito sa Pilipinas. So kung gusto nilang mag-put up negosyo sa Pilipinas, kailangan na magkaroon sila ng partner na Pilipino. No? Kung ikaw naman Pilipino, negosyante ka din, papayag ka ba na hatian yung ano dun, o 50%. Siyempre, ikaw Pilipino. It's either 60% sa'yo o 70%. So, ganyan yung kalakaran, no? At nung pagkaupo agad ni President Aquino, no, Cory Aquino, inapurahan niya ay yung PCGG. Ang layo nitong PCGG ay hanapin yung mga yaman ng mga Marcos. No? Wala namang silbi yung PCGG sa panahon natin ngayon eh, para naman sa mga Marcoses yun. No? Ang dami mga batas ho natin, lalo-lalo na sa mga yung tinatawag na juvenile, no? Yung 18 years old bilo, eh hindi pwedeng kasuhan. Bagus na dadalhin lang sa DSWD, doon sila mga laga. Regardless of kung ano ang nagawa ng suspect, no, whether it's pumatay, nagnakaw, or masaker ba yun, o mga heinous crime, basta 18 years old below, ay hindi pwedeng ikulong. Yung mga 18 years old below, ginagamit sa mga sindikato kasi alam nilang hindi sila makukulong. Ito ang mahirap sa batas law natin. No? Hindi ho natin na kapaki-pakinabang ang 1987 Constitution dapat ho baguhin. No? Panahon ni Ramos, no, yung old regulation law na pinatupad ni FBR o ni Fidel Ramos. All the regulation law na lalo nagpapahirap ho sa mga commuters at lalo-lalo na sa mga Pilipino. Kasi yung batas na yan, wala hong control yung gobyerno natin kung magpataas ng presyo yung mga oil companies. No? Kung mapapansin mo, kung magbaba ng presyo yung oil companies, 50 centavos, 25, malaki na yung peso yung ibababa nila. Malaki na yung peso na ibababa nila. Pero the next time around, after a week or month, 3 piso, 5 o 10 pa nga yung itataas nila. So parang, ano, parang pinaikot lang yung mga tao, no? Kasi yung batas na yan, eh, nakabeneficyo niya, may-ari ng mga oil companies na yan. Pero naghihirap yung mga taong bayan, no? Yan kasi ang uguna ng ating gobyerno na alisin yung batas na yan, yung oil deregulation law. No? Masyadong pahirap po yun kasi pag magtaas yung gasolina, lahat ho, inflation, tataas na ho lahat.
pati na yung mga walang kinalaman sa gasolina, no? Magsitaasa na rin. Kasi may sasakyan sila. Bibili sila ng ano, magpagas sila. Diba? Yung mga farmers naman, pag ibababa na lang yung mga produkto nila, may sasakyan din sila. So damay-damay na lahat. So dapat talaga tanggalin itong batas na to. Hindi yun nakakatulong. Eh, dagdag lang sa pahirap sa bansa natin. Ito si Derek Daryl Yap. Ay nagsampa ng kaso sa Davao pa mismo. No? At isa-isa niyang finida ng kaso yung mga nanira sa kanya na siya daw isang pedobilya. No? At isa sa mga nabahag ang buntot na isang bata, no? Na si Pinoy Henyo Boy, no? Ipakita natin na konti yung video nito at Kuya, magpinoy henyo ka tapos boses ni Omay Venus. So ano nga kaya kung si Omay Venus naglaro ng pinoy henyo? So ayun, try lang natin ha. Ayan, tao. Bagay. Hayop, lugar. Ay, tao. Probably going top. Charot. Tao, bagay, hayop. Tao. Pedophile. Daryl Yap. Ay, tama, bobo. Sinabi niya rito na ginawa pa niyang yung Pinoy henyo nung yung sa Itbulaga, yung huhulaan mo, no? Huhulaan mo kung nakalagay sa ulo. Nag-apology siya dahil yun nga, natakot kasi isa sa mga kinasuhan ni Derek Daryl Yap. Yun na nga ang sabi ko, no? Na ngayon, madali na lang matukoy kung sino yung mga maninira. Lalong-lalo na nag-post sa social media. No? Kung maalala mo yung panahon ni Tatay Digong na may isang teacher, no? Na kung magbigay rin siya ng reward na 50 million kung sinong makakatumba kay Tatay Digong. Yun ay nahuli, di ba? Nahuli yun siya. Dahil nga sa magagaling yung mga MBI natin, paano hulihin? Kahit itapo mo po yung SIM card na yun, tsaka yung cellphone, matutukoy pa rin kung saan yung location mo. No? At yun nga, ito si Pinoy Henyo Boy ay nag-apology. Hi guys, this is Junel Mixer and yes po, ako po yung batang nag-Pinoy Henyo. Unang-una, I want to say sorry to Direct Daryl Yap and to his supporters out there dun sa video na nagawa ko. So ayun po, gusto ko rin po sana mapakinggan nyo yung side ko na dun po sa video na ginawa ko is, kung mapapansin nyo naman po, hindi ko naman po directly na sinabi na pedophile si Sir Daryl Yap. Diba nga po ganito yung naging scenario. So I'm doing Pinoy Henyo. So syempre sa Pinoy Henyo may magre-respond na oo, hindi. Diba sinabi ko nga, tao, bagay, hayo, probably going top, pedophile, Daryl Yap, di ba parang ganun yung nangyari. What I mean po is nung sinabi ko naman yung word na pedophile, wala naman nagsabi na oo. So meaning to say na hindi ko naman directly na sinabi na pedophile si Sir Daryl Yap. Pero in totality, napaka-insensitive pa rin yung ginawa ko and super wrong talaga yon, maling-mali talaga, napakatanga ko sa point na yun na pinost ko pa, super maling-mali talaga yun guys, alam ko. I know some of you hindi makikinig sa side ko, magagalit pa din sa akin at ibabash pa din ako. Pero opo, alam ko naman po na ganun yung magiging consequence dun sa ginawa ko. Pero ang akin lang po is, ang intention ko po dito sa video na to is humingi ng sorry kay Sir Daryl Yap and sa mga supporters niya. Dahil nga, siyempre naman, no, kakasuhan ka, yung nagkaso sa'yo, hindi naman mahirap yun. At ang matindi pa nun, ilang taang milyon ang danyos ang hinihingi niya. No? Tsaka non-negotiable yun. Talagang kulong ang kapapagsakan mo nito. No? Itong si Pinoy Henyo Boy na nag-apology. Nag-apology nga siya pero lumusot pa.
nag-alibay pa na hindi ron niya binanggit yung pangalan ni Derek Darrell. E wala naman sa tinutukoy doon kung si Derek Darrell Yap lang, nabanggit niyo yung pangalan. Alam mo kung ikaw ay mag-apology, di mo na kailangan pa mag-alibay. Sabihin mo na lang na nagsisisi ako dahil mali yung ginawa ko. Yan na lang pakumbaba. Eh, mag-alibay ka pa, no? Eh, ako naman nalungkot sa mga kaanak nito o mga magulang nito, no? Ito kayo ninibantayan ng mga magulang niya. Kapatid, uncle man lang o lola, no? Ito yung mga siguro ng cyber libel ito, eh, no? Paninirampori. Hindi mo biro yung mag-akusa ka ng isang tao na kilala na sa industriya ng show business o sa pelikula. No? Lalo-lalo na eh, pag ang mga artista o yung mga producer, eh, Marcos, si Annie Marcos, ikaw naman kukuha ka ng director na pipitsugin. Siyempre, mga kilalang ano yun, personalidad. No? Although, pareha silang, ano, no, pareha silang bading. Bading yata yung bata na to, eh. Kasi, paano magsalita siya? Parang LGBT. So yun nga, no, isang malaking leksyon sa mga batang nagbabalak na wala pang alam sa mga kaso-kaso. No? Yun nga, paalala lang sa mga magulang na kung may mga anak kayong tulad nito, eh, pakialalay na lang, baka ang laking problema ang kahapin nyo, no? Siguro parang yung bata na ito, eh, parang anak mayaman naman siguro, eh, kaya naman niya sigurong pagtanggol yung karapatan niya, no? Meron namang batas na panukala si Senator Raffy Tulfo na papayagan na daw niya yung mga babae na magsuot ng pantalon sa high school, no? Eh, kung papayagan mo yan magpantalon yung mga babae, so, ibig sabihin, casual wear na yon o civilian. Wala ng uniform. So, paano mo yung mga walang pambili, no? So, meron hong discrimination na dito. Eh, yung mga walang pambili, for sure, paulit-ulit yung tatlong piraso nilang casual wear. At nakagandahan naman sa may uniform, madali mo ma-identify kung saan niya nag-aral. Kung ikaw naman nagpapatakbo ng eskwelahan, ma-identify mo, no? At saka sa mga mahirap po, pag may uniform eh, beneficyo sa kanila yon. At maganda ho yung may uniform eh. Kasi pag papayagan mo yung magpantalon yung mga babae, sa susunod yun, yung gupit naman, no? Sa susunod naman, yung mga kalakihan, hindi na magpapagupit yun. Ang gusto naman, ang hihingi naman ng mga kalakihan, magpahaba ng buhok. No? At yung mga bading naman, hihingi rin sila ng freedom din nila. Everything will follow. Sa mga kalakihan, magpahaba ng buhok. Sa mga bading, mag-makeup o kung ano. Okay lang siguro sa college, no? Kasi sa college, may universities naman na yung kami kasi, every Wednesday nung nag-aaral kami sa college, Wednesday yung casual wear. At lalo-lalo na yung ano, yung gupit. No? Eh, napaka-neat tingnan. Kasi pag mahaba kasi buhok ng lalaki, no? Madali lang ho makakapasok yung mga outsiders. Yung mga outsiders, pwedeng manghiram ng uniform sa
sa schools. Papasok ko yun. Alam mo naman yung mga nasa probinsya. Diba? Yung bakod nun, di man may kahabaan. Eh, kayang-kayang, ano yun, kayang-kayang pasok yun o yun. Eh, di mo alam kung anong mga motibo nila. Pwedeng papasok sila, magnakaw, gagawa na kung anong krimen. Oh, so yun ang mahirap. Pag papayagan mo na yung magpantalon yung babae. Kasi sunod-sunod na yun, nahihingi ng mga estudyante kung pati yung mga tomboy, baka hihingi ng tomboy, magpantalon na rin sila. No? Eh, siyempre, kung payagan mo yung babae magpantalon, eh, for sure, eh, yung ano, magpantalon na rin. O, paano kung ang mga bading, eh, hihingi nila yung mag-CR sila sa kababaihan? Kasi wala, sa school kasi wala namang, wala namang CR para sa mga LGBT. Kung ikaw ay tomboy, simple, doon ka sa babae ng mga, sa CR ng babae, di ba? Kung ikaw ay bading, simple, sa ka ba? Sa CR ng lalaki. Kasi kung papayagan mo yung mga bading na mag-CR doon sa CR ng babae, yung mga lalaki pwede na mag, magkunwaring bading, no? Para lang mag-CR doon sa CR ng babae. Yun ang mahirap doon, no? Kaya nga eh, ito eh, puro ito kapritso ng mga estudyante na magpantalon yung mga kababaihan sa high school. Eh, walang, di naman ito nakakatulong sa ekonomiya natin. Wala hong ano yan, wala hong connection para aangat yung ano natin, buhay natin mga Pilipino. No, marami ho tayong pwedeng pag-usapan. No? Pag-usapan mo natin yung tong mga OFW na hindi na nakakapalik. No? Ang dami mga OFW natin. Ano bang programa natin na para itong mga OFW na wala nang chance makapalik dahil nagkaedad na, yung iba ay incapacity na para bumalik sa abroad, yun ang mga dapat tukuyo ng gobyerno. Walang kwenta ho yung magpantalo ng babae, walang ano yun, walang saysay ho yun. No? Yung tungkol sa ROTC, yan, pag sa school, mas gustong ulit-ulitin yun sa ROTC para ipatupad ho yun. Yan yung nakakatulong. No? Tsaka yung K-12 program. Yan, eh, wala namang kwenta yung K-12 program. Eh. Yan, dapat tanggalin na yung ano na yan, dagdag gastos at pahirap sa mahihirap. Yung K-12 na yan. O, tanggalin yung K-12 at ibalik yung ROTC. Yan ang maganda. No? Hindi yung pag-uusapan nung yung papayagan mo yung mga kababaihan magpantalon sa high school. Walang kwentang ano yun. Walang kwentang usapin yun. Wala ho. Pag-usapan mo yung mga OFW, bigyan mo yan ng magandang livelihood, yung mga walang trabaho na ilang taon na natenga dito sa Pilipinas. Yan, malaking ano yun, malaking tulong sa mga OFW na tinawag ko nating tunay na bayani. No? Yung ano natin, yung mga OFW eh, nakakasalba ho sa ekonomiya ng Pilipinas. We admit the fact na ilang milyon yung mga OFW natin sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi lang nakakatulong sa mga pamilya yun. Sa ekonomiya ho natin, ang laki din ng tulong ng mga OFW. Yun yung dapat bigyan tugon ng ating gobyerno. Hindi yung pantalo na yun o walang kwentang pag-usapan.